Ano guys, to this video guys ay magpapalit tayo ng control, you know. Ito yung ipapalit natin, Karel. Karel ang model nito. Tapos ang papalitan natin yung AC Plus na Eliwheel. Kaya let's go. Yan na guys. Bago natin simulan ay naka-off na yung breaker, you know. Ang purpose kasi itong compressor na to ay tubig, you know, yung malaking tangke na yan, tsaka yung maliliit apat na tangke. Pinapalamig niya yung ice cream. Pagkatapos naman dyan, eh, napansin nyo na parehas yung kulay. Tapos may mga tip na tagging. 1, 2, 3, 4 para mandali na lang anuhin. No? Tapos ilang wire lang naman yan, eh, apat. No? Tapos yan yung sa sensor. Yung tinuturo ko dyan, isang line 1, tapos isang neutral, tapos yung isang wire naman ay papunta dun sa coil ng contactor, tapos yung isa line 1 pa rin, you know. Hindi kaya mawala-wala dyan. Pagkatapos na, may picturean mo lang yan para kung saan siya nakakonek, madali na lang. Okay, at yun na nga yung ipapalit natin na Karel. Let's go. Yun nga guys, nakita nyo na, tinanggal ko na yung luma, tapos kinabit ko na yung ikakabit natin, no? At napapansin nyo dyan ay mabilis yung video kasi pinapabilisan ko kasi mahaba kasi itong video. Pagkatapos natin maikabit natin lahat yan at ititesting naman natin dyan, paandarin natin yung system kung aandar pa ba. Aandar pa ba? Baka hindi na siya aandar, kaya let's go. Ayun na nga guys, ay binuksan ko na yung power supply or yung breaker niya at ayun na. Nasa 30 ang amperahe niya at yung temperature niya ngayon nasa 18, you know? Kaya i-setting lang natin sa ano, sa 0.0 kasi para lumamig lalo yung ano, yung tubig kasi mag-ice cream kasi sila sa araw na yan. Okay, pagkatapos naman natin anuhin ay ibalik muna natin sa ano, isetting muna natin sa 15, you know, kasi ngayon nasa 17 na yan. Nasa 15 yung setting ko, antayin lang natin kung magka-cut off ba yan. Kung hindi siya magka-cut off, ibig sabihin may mali tayo dyan. Dapat mawala yung kulay blue na yan. Ayan na. Namatay na yung kulay blue, ibig sabihin tama yung pagka-wiring natin. Kung hindi kasi niya namamatay, ibig sabihin may mali, you know? At titingnan natin yung contactor niya, ayan, bumitaw, ibig sabihin namamatay. Tapos sa ngayon naman, bubuhayin natin ulit kung mabubuhay ba. Malalaman natin yan kasi yun na, yung nagbi-blink na yan, may timer yung ano na yan, yung display na yan. Antayin lang natin kung iilaw ba yung kulay blue na yan. Pag umilaw ay ibig sabihin ay okay talaga yung pagka-wiring, no? Ayan na nga guys, ibig sabihin gumana yan, no? Bumaon na yung ano ng contactor. Okay.